Hi mga ka-farmers! Magandang araw po! Mga ka-farmers, samahan niyo ako, pupunta tayo sa lungsod o sa bayan. Ibili tayo ng pollard para pakain sa ating mga alagang baboy. At yung iba mga ka-farmers, ibibinta natin para may income naman tayo sa pangaraw-araw ating pangailangan like ulam. Kaya bibili tayo ng tatlong sako ng pollard mga ka-farmers sa isang kumpanya dito sa Ubay mga ka-farmers. Sa Budiga, direct tayo sa Budiga bibili. Kaya samahan niyo ako mga ka-farmers. Tara. By the way mga ka-farmers, kailangan pa natin na magdala ng face shield para makapasok tayo sa Budiga nila kasi bawal ang walang face shield at mask, kaya kailangan natin magdala ng ito. Yan mga ka-farmers. Kailangan natin ng ganito para makapasok tayo sa store. Kaya samahan niyo kami. Mga ka-farmers, hindi muna ako dumiretso sa store ng pagbibilihan ko ng pollard kasi masyado ng yung oras kasi is 11:47 na baka na mag-lunch pa sila. So dumiretso muna ako dito sa bahay namin na dito sa Barangay Tapon mga ka-farmers kung saan ako lumaki. Yung pamangkin ko. Yun. Anong kuha nyo? Anong channel nyo? Rigel Pan Vlog, what is this? Yung makulit na pamangkin ko mga ka-farmers. At yung kapatid ko mga ka-farmers nandito. Hello mga ka-farmers. Yung channel niya mga ka-farmers is Rigel Pan Vlog. Suportahan nyo mga ka-farmers. Soon mag-upload sila ng tungkol sa kanilang buhay mga ka-farmers. Kung ano yung... kung ano yung buhay namin dito sa Tapon mga ka-farmers ko. Kung nakita nyo mga ka-farmers sa mga vlog nila ni Edwin, ang civil lifestyle ni Benz ay yung lugar namin ay pag nasa syudad mga ka-farmers parang squatter. Napakita namin sa inyo yung ano yung buhay namin dito noon. Kaya keep on watching mga ka-farmers. Mga ka-farmers, malaki pala yung dagat dito sa amin mga ka-farmers. Dito sa likod namin. Yan. Dito kami naliligo ng mga farmers kahit ang sinasabi ng iba ay sobrang dirty daw, pero sa amin baliwala lang yan sa amin mga ka-farmers kasi dito kami lumaki. So lahat ng mga bakterya ay tawag doon na yung mga bakterya mga ka-farmers is na immune na sa amin, so yung mga sakit na hindi naka-apekto sa amin. Yan, sobrang laki yung dagat mga ka-farmers. Yan, mga bahay na yan, mga ka-farmers, ay yan, sa likod eh. Buyag! Yan, mga ka-farmers. Yung dagat ay sobrang laki. Ang sarap, maligo, mga ka-farmers. Pag, nung dito pa ako lumaki, mga ka-farmers, nung dito pa ako nakatira, mga ka-farmers, ay talagang araw-araw kaming naliligo. Dyan, mga ka-farmers, noon, yan, yung wala pa yung tambakan na yan, yung malaki na... kasada yan. Yan yung po nagdumudong dumadaong yung mga pambot, mga gikan sa mga island mga ka-farmers. Yan po sila nagdumudunggo. At ang ginagawa namin, kami yung nagbubuhat ng mga tawag doon mga binibili nila sa mga market mga ka-farmers. Dyan, ang ginagawa namin ay yan kami nag-standby para kami yung maglilibor sa kanilang mga binibili at ilagay sa kanilang mga pambot. Yun ang ginagawa ng mga ka-farmers ang bata pa kami. Ha? Nung high school pa ako mga ka-farmers, talagang nagbata tayong kumakayod kasi sobrang ang binibigay ng magulang namin na pang tawag dun pang yung pangbaon lang na binibigay na sa amin ng mga magulang yung mga ka-farmers ay piso, sobrang liit sa... So, ang ginagawa namin, naglilabor kami
sa gaya sa likod mga farmers dyan. Yung mga dumudunggo yung mga pambot galing sa mga island mga farmers. At minsan mga ka-farmers, nanginisda kami, nangmimingwit. Diyan kami nangmimingwit. Kasi sobrang dami ng sobrang daming isda dyan noon. Talagang kahit nasa dyan lang ka mamingwit ka lang makakuha ka ng mga lalaking isda. Kumpara ngayon, talagang ang yung mga isda ay nasa mga laot na, hindi na wala na dito. Nag-iiba na yung panahon, yung climate change talaga, nag-iiba na mga ka-farmers. Noon mga ka-farmers, every Sunday and Saturday mga ka-farmers ay pumapalawat kami kasama yung kapatid ko si Ryan, yung Rigel Pamblag channel niya. Kami yung dalawa ang pumapalawat every Sunday and Saturday. So, pumapalawat kami para may roon kami po baon. Yan po mga ka-farmers yan. Yan yung kasama ko mga ka-farmers. 25 pesos ra. Pumalaot sa karagatan ng ka-farmers. 25 pesos ra. 25 pesos. Yung kinikita lang namin is 25 pesos lang. So, pero good na yun kasi pangbaon lang namin mga ka-farmers. Malaki na yun sa amin. Kasi yung baon namin is pag grade 1 ka mga ka-farmers, yung baon lang, piso mo lang, piso lang yung baon. So grade 2, 2 peso. So grade 3, 3. Pero pag grade 4 na pag grade 5 ng mga ka-farmers, imbis 5 pesos na, naging 4 na lang. Hindi umakyat hanggang grade 6 to, grade 5 to grade 6, 4 lang yung baon namin. Iwan ko ba kung papawit, hindi yan. 3 ay mga 4, mabuwang man. 3 lang daw sa kanya, sa aking 4, kasi mas magula ko sa kanya eh. High school din, ganun din, 5, eh, pag sumakay ka ng tricycle eh, 5 pesos yung plate eh, so wala ka ng baon, so naglalakad na lang kami. Para may pabaon yung, may bili kami sa recess kasi nakakaawa namin, pag wala kami kinakain, eh, yung mga classmate namin kumakain na, pag recess, pag kami wala, eh, lahi pa namin yung mga ulcer ron mga ka-farmers, ulcer. Kaya talagang kumain. Pag hindi talaga kumain, talagang nanakitan tiyan mo talaga agad. Talagang sobrang hirap yung karanasan namin ng mga ka-farmers kaysa ngayon. Ngayon, yung mga kapatid ko, talagang ang lalaki na yung mga baon kaysa sa amin. Lima pala kaming magkakapatid mga ka-farmers. Ako yung eldest. Ito yung kasunod ko. Yan, si Ryan. Si Rigel Pamblag. At yung kasunod mga ka-farmers is ay si Reniel. Yun yung namatay naming kapatid. At kasunod itong si nag-iisa naming babae mga ka-farmers. Yan si Ria. Babaeng bayota. At yung bunsong badlungo ng mga ka-farmers. Ito yung bunso namin. Yan. Yung mukha pangad. Yes, mga ka-farmers, mayroon kaming kapatid na namatay si Reniel. Kamukha niya yung yung bunso namin, si Randel. Pero hindi siya nakakaabot. So pag kamatay yung kapatid kong si Reniel, hindi si what, Ria to? Si Ria. Ria. Nana Maria to eh. Nana. City naman ko to. Bundis na pala yung si mama mga ka-farmers, so yung nasa tiyan niya ay si Randel. Hindi namin na-expect paglabas niya ay talagang kamukha yung kapatid naming namatay na si Reniel mga ka-farmers. Parang ipinalit lang sa kanya. Ang reason pala yung pagkamatay ng kapatid ko mga ka-farmers ay nakakain daw siya ng, sabi ng doktor, nakakain na siya ng mga gamot na kung saan lang nilalagay ng ka-farmers. Baka akala niya mga ka-farmers kasi mahilig kasi yun sa mga patawag ng mga pagkain na parang mga maliliit na parang gamot. Yun yung akala niya yun ay
pagkain lang, pero gamot pala yung totoo. So, kaya ganun, nag-overdose siguro siya. Kaya, talagang namatay siya, mga ka-farmers. Siya yung pinaka-mahinhin sa akin, mga ka-farmers. Talaga, kami lahat mga ka-farmers ay mahinhin ng talaga, pero yun daw yung pinaka-mahinhin. Sabi ni Papa, yun daw yung pinaka-matulungin sa amin lahat. Kasi kami, pag nakasama kami sa pumalaot, hindi, kahit anong gising niya, hindi kami gising kasi sobrang aga yung pumapalaot eh. Kung hindi lang sana kami kinikilit eh, hindi kami sasama. Talagang, kailangan din sasama ka mga kapamer kasi walang sama si Papa pag pumalaot noon. Ngayon ay, kahit gabi yung mga kapamer, kailangan talagang, ngayon ay hindi na kaya ng katawan niya kasi nga nagbimintin siya ng mga gamot na kahit walang epekto sa kanyang katawan, pero yun yung binigay ng doktor, so kailangan talaga niyang gawin. Pero lahat ng gamot nung ay isa lang yung ginagamit niya, para kasi yun yung ma-afford namin eh. Sabi, kasi sobrang mahal yung gamot na tinindik niya, mga ka-farmers. Yan si Mama Makaparmer sa anong ginagawa mo? Magluluto siya ng baboy. Sinugbang baboy daw siya ngayon. Magluluto yung bunso namin, si Ryan, ay si Randel. Si Andre daw daw magluluto. Si Andre daw magluluto eh. Hi guys, tara. 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 Hi guys. Hi. Hi Gus. Mga ka-farmers, nakabili na tayo ng pollard. Yan. Yan. Yan po yung pollard. Yan po yung papakain natin sa inahing ating mga baboy. At yung iba, ibibenta na lang natin para mayroon naman tayong income para pangbili ng ulam, mga ka-farmers. Thank you for watching, mga ka-farmers. Do you want to know?